Pare, Chinese New Year na Chinese New Year na tayo, pare. Ano ngayon? Anong year ngayon? Year of the Dragon, di ba? Year of the Dragon. Na-check mo na ba yung kapalaran mo? Hindi. Hindi mo pa na-check? Pero alam ko lang, parang bibigyan ako ng bonus ng boss ko. Sino ba boss mo? Ikaw. Nag-resign ka na kahapon, di ba? Uy. Ay, hindi pa ba napipirmahan yun? Hindi pa pala. Check mo yung kapalaran mo. Kasi ako, chinik ko eh, di ba? Nagbasa-basa kasi ako sa internet. Ito nakalagay doon. Oh. 2024 is my time to shine, pare. Oh, maganda daw ang takbo ng karir ko. Mai-impress daw yung boss ko. Sino ba boss ko? Si Commander. Tama, si Commander, di ba? Tapos papopromote daw ako. Ay. Eh, syempre, yun talaga, mula ninong to daddy, di ba, pare? Tapos, ito nakalagay dito, tataas daw ang income ko. Uy. At confidence. Malapit din. Kuha, income ko. Tingin ko talaga, 2020 parang taon ko. But wait lang. Mm. Napanood ko kasi, sabi ni Master Han sa TV. Oh. Ito, nilista ko yan eh, habang nanonood ako eh. Pagdating sa trabaho, huwag maging choosy sa paghahanap dahil weak ang driver of energy. Ay. Bantayan ang kalusugan dahil health star, illness star ay activated for the year of the snake. Snake kasi ako eh. Nakabahan ako eh. Parang kailangan kong tawagan ng super swerte expert na si Master Hans. Hmm. Bakit? Tropa kayo nun? Tropa ko yun! Barbero! Tropa ko yung barbero! Haba-haba ng buhok ko. 2x3 ha? Hindi, white side wolf pre. Parang high school lang. Pero tropa ko yun, pa. Di ka naniniwala? Hindi. Tawagan ko nga. Daming number ni Master Hans eh. Teka lang. Maswerte kasi. Swerte, ang dami. Master Hans! Hello, hello, hello. Oh, okay naman, okay naman. Oh, okay naman. Daan ka? Oh, sige. Sige. Oo. Oh, nasaan ka na ba? Andiyan ka na sa gate! Andiyan ka na! Akalain mo nga naman, oh. Akalain mo. Uwe. Sige, papalabas ako tao. Sige. Andiyan ka na! Nalampasan mo yung mga aso? Oh, ayan na nga. Oh, ayan. Oh, pare. Oh, pakita mo. Oh. Master Hans ko nga, di ba? Sabi sa'yo, di ba? Ayaw mong maniwala. Tropa ko yan si Master Hans. Master Hans. Hello, Ninong Ray. Salamat. Yung iwan kaya, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Alam mo, Ninong Ray, no? Yung pagiging singkit. Ay. Chinese sa Chinese talaga yung singkit. Kaya naman talaga sinaswerte. Yeah. Tapos yung face reading pa ni Ninong Ray. Pakita mo yung bilog na mukha ni Ninong Ray. Bilog na mukha, tapos singkit na mata. Ito'y talaga swerte. Swerte yan. Swerte pala yung mga bilogan ng mukha. Yes. Di ba yung wealth Buddha? Nakita mo yung wealth Buddha? Yes. Mukha niya, bilog na bilogan chan niya. Tama. Dahil for money and for wealth. Tama. Ali, Master Hans, meron lang ako itatanong sa inyo. Kasi si Ian, hindi niya alam kung ano ang kapalaran niya ngayong 2024. Anong year ka? Year of the Ox. Year of the Ox. Ox. Ayan, oo. 1997. Year of the Ox. Oo. Oh. So, kasi si Ian, hindi ko alam eh. Sobrang sasaan kasi ng malas sa buhay niyan. So, baka pwede mo siyang matulungan. At kami na rin dito sa buong team. And syempre, pati na rin yung mga inaanak natin. Ako naman, siguro ang part ko, baka pwede nating i-ano sa kanila kung ano yung mga bagay na pwede nilang i-handle. Ay, maganda. This Chinese New Year. Ay, ang ganda nun. Dahil pagsalubong, yung mga negative energy, mga malas niya. Totoo yan. Hmm. Pwede natin matanggal yan. Yan! Dahil bago tayo, tayo pa rin gumagawa ng swerte natin eh. Tama. Sipag, tsaga, determinasyon. Tama. Dahil magiging maswerte ang Year of the Wooden Dragon natin. Dahil may reading mga presa, mga swerteng, mga pagkain si Ninong Ray para matikman o makita din ng mga inaanak nyo. Yan. Paano mga ba siswertihin sa pagdating ng Year of the Wooden Dragon? Yan. Sakto, Master Hans, kasi gusto kong maging super swerte ngayon 2024. Ano ba yung mga mapapayo yung pwede nating lutuin para swertihin ngayon ito? Ay, Ninong Ray, ha? Meron dala si Master Hans na Nor Soup na gawa sa Lucky Real Ingredients. Yan. Kaya naman ha, swerteng ka partner to sa pagsalubong sa Year of the Wooden Dragon sa Chinese New Year. Hindi lang buong Chinese New Year, kundi buong taon ng Year of the Wooden Dragon. Magandang kasama ang tinatawag nating mga Nor Soup. Gawa sa real, totoong mga ingredients. Okay, ganito Master Hans. Marami tayong mga inaanak na hindi naman siguro nagse-celebrate ng Chinese New Year gawa na baka hindi sila sanay sa pamilya nila, di ba? Ngayon, ang tanong ko lang, kapag ikaw ba ay Pilipino, okay lang bang mag-celebrate ng Chinese New Year? Ay, oo. Kailangan natin mag-celebrate kahit hindi ka Pilipino. Maganda mag-celebrate ng Chinese New Year dahil pag-celebrate o pagsalubong sa Chinese New Year will also signify ang pag-imbita ng swerte, magandang kalusugan, maswerteng buhay sa family natin at sa buhay natin. Kaya naman, kung ibang lahi mo, hindi ka Chinese, importante na mag-celebrate tayo para maging prosperous ang Year of the Wooden Dragon natin. So dahil nga isa-celebrate natin yan, feeling ko, magandang
paparisa natin to ng mga kahit papaano, mga pagkain. Swerteng pagkain na medyo Pilipino kahit papaano, or madaling isource ng isang normal na mamamayang Pilipino. Yung mga pagkain, familiar na rin tayo, di ba? Na siyempre, papartneran natin ang ating Norsoups, pare. Etong mga Norsoups na to, noon na noon ko pa kinakain to, pinaka-paborito ko dyan, yung crab and corn. Speaking of paborito, pare, meron tayong gagawing kakaiba dyan sa crab and corn. Ang tawag dyan, Maserans. Ay, ano? Dragon soup. Uy, suwerte na. Mga masarap pa at gawa po sa real ingredient. Pero gusto ko lang sabihin, ha? Wala pong dragon yung dragon. Ah, walang dragon? Wala. Akala ko hinuli mo yung dragon. Hindi. Ay, hindi mo nahuli yung dragon. Hindi ko nahuli. So, Master Hans, ano bang kailangan natin gawin? Simulan na natin yun? Yes, simulan natin. Gusto ko na matuto. Ah, tara. Simulan na natin yan. So, Master Hans, ang unang-unang gagawin natin ngayon tulad nga na sinabi ko kanina, yes, ay dragon soup. Wow, oh, dragon soup! Yes, at magmumula yung dragon soup ngayon dito, pare, sa ating North Crab and Corn Soup, pare. Familiar na kayo dyan, di ba? Alam na alam yun. And Master Hans, swerte ba ang crab? Alam mo, in Chinese feng shui, yung crab, nagkasipin niniwalaan ng crab, nagsipit daw siya. Mm-hmm. Ah, itong crab na to, isang auspicious or lucky ang crab. May handa kang crab. Nagsipit daw yan ng pera. Ng pera, oh. Eh, syempre, yung corn in fried Chinese feng shui din, makita natin, yung color yellow, also signify money. Ito, sobrang dali na nito. May instructions sa likod niya kung paano gawin, di ba? So, meron tayong 800 ml dito, yes, ng tubig. So, ilalagay natin yan. Wow! Yan. Nang ano, nang hindi pa siya mainit. Kasi in my experience, kapag mainit na siya, medyo bumubuo-buo na siya. Oh. Diba? Tapos, sindihan na natin. And actually, that's it. Pero wait lang. Di ba sabi ko nga, dragon soup. So, ida-dragonize natin tong soup na to. Pare, paano yun? Napakadali lang. Meron tayo ditong chili flakes or chili powder. Kung ano man meron kayo sa inyo. Lagyan natin ng around half teaspoon. Pwede nyo dagdagan kung gusto nyo mas maanghang. 3 tablespoons ng tomato ketchup. Pero tingin ko, kunyari, banana ketchup lang meron kayo sa bahay. Wala naman sigurong problema doon, di ba? Kung ano yung meron kayo. Ganun kasi dito sa channel na to, Master Hans, kung ano yung meron kayo, lutuin nyo. Yes! Meron kayong dragon dyan, lutuin nyo. Wala. Tinahuli yung dragon. Kanina pa nanguhuli ng dragon, hindi na tinahuli. Yan. At 1 teaspoon ng soy sauce. Yung ingredients na yan, lahat yan meron kayo sa bahay, di ba? Yes. So, napakataling mag-dragonize ng kahit anong Norse soup na meron kayo, di ba? Tapos, wait lang. Siyempre, kailangan nito ng itlog. Pero mamaya na, hintayin lang muna nating kumulo. Ngayon, habang hinihintay nating kumulo yan, Master Hans, gusto ko lang sabihin sa'yo kung ano yung lulutuin nating balak kong ipares dito sa ating dragon crab and corn soup. Wow. At malaman ko kung swerte ba to, kasi ang bala kong lutuin ay crab and corn Shanghai. Wow! Crab and, alam mo yung Shanghai, no? Ah. Yung Shanghai is yung hugis niya, bilog na parang hugis, parang ingot o money bar. Yes. Swerte. Oh, swerte. Crab and corn pa. May crab and corn pa. Swerte. So, sakto pala, di ba? So, habang hinihintay natin kumuluto, siguro pwede nating simulan yun, di ba? Meron tayong wok dito. Sindihan lang natin yan, Master Hans. Mag-ilagay tayo ng konting mantika. Etong mga lulutuin kong mga bagay na katambal ng ating mga norsoup, mga madadali lang din to. And pasok na pasok sa panlasang Pilipino. So kahit Pilipino ka, pwede mo i-celebrate ang Chinese New Year, di ba? Yes, tama. So mantika. Lagyan natin ang sibuyas. Lagyan natin ang bawang. Ngayon, palagay ko, pwede mo na lagyan ng itlog yan. Pero ako kasi prefer ko lagyan ng itlog kapag ano na, kumukulo na. Kapag kumukulo na. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Napakadali lang yan. Kabisado nyo rin. Tapos, eto yung crab natin, Master Hans. Yung crab meat. Oo. Ngayon, eto pwedeng kalahating crab meat, kalahating crab sticks na chinap. Pwede yun. Pero mas trip lang namin kasi malabon eh. Yes. Mahilig ka sa seafood. Gusto namin purong-purong crab meat. Para medyo lasang yung tortang alimasag natin din. Parang ganun. Natin yan dyan. Yan. Mapapansin nyo dito, sa crab meat nyo, hihigupin nyo yung mantika. Mm-hmm. No, which is good, para mamaya kapag nasa Shanghai na siya, kinagat nyo, juicy, wow, masarap, oo. Yum na, juicy pa. Tama. Yan, habang ginigisa natin ito, sakto, medyo kumukulo-kulo na ito. Diba? Pwede natin lagyan ng itlog to. Pwede natin ilagay yan, diretso. Kung gusto nyo po, i-lace nyo pa yung parang ginagawa sa mga egg drop soup. Yun. Pwede yun, pero pwede na yan. Mabilisan lang. At gawa na ang ating North Dragon Soup, pare. Ganun kabilis, ganun kadali, di ba? Mamaya natin titikman yan. Ngayon, eto, nandito na yung crab natin. Anong kulang dito, Master Hans? Anong kulang? Hindi ko alam. Yung corn. Ay, yung corn. Kaya natin yung corn. Yun. Yan. Sarap talaga. Mm-hmm. Kaya mo? Wow. Timplahan lang natin ito. Konti lang. Patis. Yan. Yes. Paminta. That's it. Napakabilis, di ba? Yan na yung palaman natin. Kung may kita nyo, dry siya. Di ba? Maganda yon para mapanatiling malutong yung ating lumpia. Kasi kapag malabsa, lalabsa rin yung Shanghai.
Kuha tayo ng tray. Lagay natin dyan. Lagay na natin yan. Yun! Kung bakit tray ay para, ano yan, medyo mabilis na lumamig ng konti, di ba? So ngayon, magbabalot tayo, pero bago yan pala, magin muna natin ng konti ito. So wala na tayo ibang kailangan gawin dito, Master Hans, yes, kundi ibalot na lang. Yun na! Kasi ako na magbabalot neto, pero meron lang akong mga bagay na gusto itanong sa'yo. Sige po. Para sa mga inaanak natin dyan, baka pwede mo kaming bigyan ng forecast. Yun! Para doon sa mga signs natin. Yes, ha! Sumulan natin ang unang sign sa 2024, Year of the Rat. Nasa inyo ngayon, ha, ang tinatawag natin mga money or wealth star. Para sa mga Year of the Rat, tagdagan ang sipagtsaga dahil kayo pong gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong tagampay. After the Year of the Rat, ha, ang Year of the Ox ay ox na ox this year. Dalo, man, ox, ox na ox, no? Ox na ox, no? Ang Year of the Ox ngayon, nasa inyo po ang opportunity. Create opportunity by going out, texting yung mga client mo, mga potential client mo, yung boss mo, i-follow up mo sila. Dahil posible opportunity sa mga Year of the Ox this year para sila rat. Very good sila dalawa na magka-baby dragon. Alam mo, Ninong Ray, ang baby dragon ay isa sa mga auspicious o lucky symbol, lucky baby. Oh, nice. Kaya naman si rat, si ox, lahat ng animal zodiac this year ay swerte magka-baby dragon. Bawal lang si dragon if pinanganak ka ng dog. Dahil kalaban ni dog, ang dragon. Ah. Other sign, napakaswerte sa family o sa pamilya na magkaroon ng baby dragon dahil baby dragon is swerte. After ni Rat, ni Ox, ito naman ang Year of the Tiger. Blessing star activated sa mga Year of the Tiger. Kaya naman, share your blessing, give your blessing sa ibang tao para ikaw din ay mabigyan ng blessing. May tiger ba dito? Yes, mga tiger, no? May tiger ba dito? Ikaw, tiger ka ba? Uy, hindi ako tiger! Lagi mahit ng ulo. Ayan, snake ako, snake. Ayan. Ang Year of the Tiger this year, ha, magandang mag-pray facing northeast direction dahil nasa northeast direction ang blessing star this year. Yan, northeast. Ang isa pang sign natin is pang-apat na sign sa mga pinanganak ng Year of the Rabbit. Rabbit? Aba, na-activated sa mga rabbit ngayon taon na to, ang winning, a winner of victory and success. Kaya naman, sa career, maging work hard, maging hands-on tayo dahil activated ang victory at success ng mga Year of the Rabbit sa Year of 2024, Year of the Wooden Dragon. Yan ang unang apat na sign natin ni Nung Rai. Ayan, I'm sure maraming mga inaanak kong natuwa dyan sa, yes, sa pinorkas nyo, Master Hans. So, Master Hans, meron lang akong mga itatanong sa yung mga personal na ayaw ko iparinig. So, habang nagbabalo tayo, cut muna tayo. Master Hans, mainit na ang mantika natin at nakapagbalot na tayo. Ayan. Yeah, simple lang naman na yan. Ako. Hindi ko na pinakita kasi marami ako tinanong sa'yo. And alam kung alam nyo na yan. Yes! Ayan. Master Hans, tulungan mo nga ako dahan-dahan lang, ha? Yan! Yung dragon ni Master Hans, oh. Ang laki, oh. Tinan mo yung dragon ko sa dragon ni Master Hans. Tinan mo, yung dragon ko parang alaga ng dragon ni Master Hans. Sana makuha ko itong magandang golden brown para makuha natin yung sinasabi nyo kanina ng ano, gold bars. Gold bars, oo, yan. Ngayon, pagdating sa sauce, pwede kayong mag-sweeten, sir. O ketchup, kahit anong gusto nyo. Kasi ang kapartner na talaga nito ay yung ating Nord Dragon Soup. Pare, di ba? Yung masarap doon, di ba? Pero ano, ikaw, Master Hans. Yes. Anong tingin mong bukod dito sa niluto na to? Baka meron ka pang maisasuggest na magandang iparis na pagkain dito sa dragon soup natin. Dragon soup natin, syempre yung fish. Fish? Fish, sorry. Ako, matutuwa ka doon sa isang lulutuin natin. Talaga, pag may fish talaga, sa, alam mo, sa New Year, talagang dapat kasama ang fish. Eh. Buo. Buong fish. Nako, yeah, matutuwa ka talaga dito, matutuwa ka dito. Ayan na. Yun na. Ay, ang lutong! Di ba? Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. The color is beautiful. Huwag kayong mag-alala. Bawa, lumambot siya. Pwede iprito uli yan. Walang problema doon, di ba? Hindi yan masyado magmamantika. Promise yan. Ako lang nagmamantika dito. So ito na, Master Hans. Mamaya na rin natin i-plating yan. Doon na tayo sa susunod nating recipe. And kasi, Master Hans, nabanggit mo eh, di ba? Swerte talaga ang isda. Mag-iisda tayo. Yun, isda! Oo, mag-iisda tayo. Pero syempre, tatambalan pa rin natin yan ng ating North Soups na Ida Dragon Ice natin. Kaya, simulan na natin yun. Master Hans, sabi mo, swerte ang isda. Buong isda. Buong isda. Oo, ngayon taon, di ba? So, gagawa tayo ng classic na steam fish. Uy, ang sarap niya. Naman, fish talaga sa pagsalubong sa New Year o Chinese New Year, hindi dapat nawawala ang fish. Kasi fish, pinaniniwalaan sa Chinese feng shui namin, Chinese tradition, na kasabihan namin, may pag may fish daw, yung savings daw ng pera mo sa banko ay dumadagdag. Ah. May calling kami, tinatawag kami, yung every year daw, dumadami yung savings mo sa banko. Kaya naman, mag-impok sa banko para magkaroon ng pera. Tama, yung tama. Savings. Bin, eto alam mo to. Tuwing birthday ko, ano yung paborito ko hinahanda? Yung gelatin tsaka steamed fish. Yun. Paborito ko yun. Tuwing birthday ko, kahit wala celebration, yung wala ng imbitado, wala, ako lang, kakain ako ng isang buong isda. At
ito yung isda lulutuin natin, Master Hans. Yan na. Lapu-lapu, pero na. Hindi siya lapu, pare. Di ba lapu yan? Hindi siya pule. Lapu-lapu, paborito yun ng mga Chinese. Grouper ata. Grouper ata yun ata ang tawag sa kanya. Fresh na fresh pa siya. Tinitignan ko fresh. Pero bago natin isa lang ito, syempre, gagawa muna tayo ng napakasarap na katambal na soup niyan. Gagawa tayo ng nido, oriental style soup, pare. At syempre, idadragonize natin yan, di ba? Napakadali magdragonize eh. Nakita nyo na, di ba? Yes. So again, 800 ml ng tubig. So, alam ko, kung di ako nagkakamali, ang inspirasyon nito is yung bird's nest soup, di ba? Ay, oo, paborito namin kumain ng bird's nest soup. May kinalaman ba ang bird o bird's nest sa alam swerte? Mo, ang bird kasi is isa sa mga auspicious o lucky symbol. Uy! Pagka may mga display ka mga pictures ng mga birds, mm-hmm. thousands of birds or hundreds of birds sa bahay nyo, pwede dadala ng good news. Ah, mga flocks of yes, birds yung marami. Bird, oh. Eagle, pwede rin. Sorry, eagle, yung, oh. Any birds ay lucky yan. Eh, hindi ba counted doon masarahan sang manok? Manok. Rooster, swerte. Rooster. Rooster. Ang rooster yung best friend ng Year of the Dragon, kaya naman maganda mag-display ng rooster this year. Ah, talaga? Yes. Chili flakes o chili powder, toyo. And that's it, pare. Ngayon, eto kumukulo na. Yan na. Yan. Mainit-init na yung kawa natin. Kasi dito natin i-steam yung isda natin, di ba? Eto yung isda natin, sobrang dali lang ng preparation yan, as in. Lagay na natin diretso sa plato. Tapos meron tayong lang dito. Marami kayong pwedeng ipaglalagay pa na kung ano-ano dito. Pero ako, napili ko lang, luya, tsaka spring onions, yan. Papasok lang natin yan dito sa chan. Spring onions dito. Titimplahan lang natin yan. Lagyan natin ng konti lang. Konting soy sauce. Ay, lapu-lapu na may soy sauce. Paborito mm-hmm. naman sa Chinese restaurant. Tama. Ganyan tsaka talaga. Shaoxing. Yeah. Cooking wine. Shaoxing. Lagyan natin yan dyan. Yun na! Yun na siya, di ba? Yun na mismo siya. So, ilalagay na natin yan dito sa ating steamer. Salang lang natin yan dyan. Yan! Takpan natin and lulutuin lang natin yan. Actually, alam mo, depende talaga sa isda yan eh. Meron kasi mga isda na medyo malapad tapos manipis. Yun, mabilis lang yun. Siguro around 12 minutes. Pero ako, tansya ko, nasa around ano to? Around 30. 30 siguro. Medyo mataba siya eh. Tulad ko, swerte daw yun. Swerte? Yeah. Swerte. Mataba rin sa Master Hans. Swerte, Dino. Mataba. Oh. Aris, oh. Di ba? Yung dragon mo, Master Hans, mataba. Ang laki talaga para kakainin yung alaga. Lahat kami nakaganto eh. Yes. Lahat kami nakaganyan. Piyaw, manicature yan. Yeah, oh, manicature. Yes. Ito yan, swerte. Tapos ngayon, Master Hans, baka pwede natin i-discuss yung mga susunod pang zodiacs para sa mga inaanak natin. After ng Year of the Rat, Tiger Rabbit, ang Year of the Dragon ngayong taon na to, activated ang Illness Star. Health illness. Is wealth, kaya naman simulan ang pag-exercise sa taong 2024, bantayan ang kalusugan. Okay. After ng Year of the Dragon, ang susunod naman natin is the Year of the Snake. Mm-hmm. Ang snake this year, ha, pareha si Dragon, activated ang Illness Star ng dalawa. Health is wealth, bantayan ang diabetes, ang sugar, ang cholesterol. Sapul na sapul yun! Dapat bantayan yun ng Year of the Snake yung taon na to, magpahinga din and also visit your doctor. Ah, sumunod kayo lagi sa payo ni Doc. Huwag hayaan lumala ang Illness Star. Makakatulong paglagay ng holo, ng medicine Buddha, ng itinatawag natin mga holy gourd. Cure po yan. Sa Illness Star, lalagay yan sa southeast direction ng inyong bedroom. Lalagay ako yan. Kung yung bahay niyo po makakatulong yan. After ni Dragon and Snake na may Illness Star, ang Year of the Horse naman ngayon na to, activated ang cheating o betrayal. Posible silang maloko. Pagdating sa financial aspect, pagdating sa love life ng mga horse, posible silang mag-betray ng mga relationship nila. Yan po, dragon, snake, horse, at ang best friend ng horse ay Year of the Sheep. This year sa Year of the Sheep, marami siyang output, achievement. Marami siyang matatapos sa trabaho. Kaya naman, Year of the Sheep this year, dagdagan ang time management nyo dahil maraming output, achievement. Tapusin agad ang trabaho. Very good ang year na to sa mga Year of the Goat or Sheep this year. Kumukulo na ang ating dragon soup na ginamitan natin ng ating nido, oriental style. Alvin, pahingi naman ng itlog. Master Hans, etong itlog na present sa lahat ng soup natin, meron bang significance ito? Ay, itlog, bilog. Yung bilog, ito sort yan. Sure. For money yan, eh. For, alam mo yung mga bilog-bilog. Hilig tayo magbilog-bilog. Tama. Sa nagsalubong sa bagong taon, naka-polkadats nga tayo. Oo. Naglagay tayo ng mga bilog-bilog na prutas. Bilog na prutas, yes. Tama. Bilog na prutas. Bilog-bilog na itlog yan. Sort yan. Sa yan! Sakto, yan, sakto. Ready na tayo. Ready na. Pwede natin ilagay yan dyan. Yun, sarap. Yan. At eto na nga pare, okay na ang ating Nor Dragon Soup na ginamitan natin ng Nido Oriental Style Soup, pare. So, Master Hans, yun. Lulutuin na lang natin to dito, babaan natin ng konti yung apoy, and meron pa akong maikokonsulta sa'yo. Hindi tayo sa office kasi baka marinig ng mga empleyado. Tara. Secret to eh. Wow! Ang sarap! Diba? Lapu-lapu! Diba? Napakaganda. Pero patay natin apoy, ikip lang natin siya dyan for a while para lang
mainit pa siya. Ngayon, gawa lang tayo ng mabilis na ano, sauce neto. Yes, sauce. Oo. So, meron tayo dito yung typical na toyo. Mas maganda kung Chinese soy sauce. Pero kung wala kayo, pwede na yung toyo sa bahay. Diba? Kasi gusto nga natin, kahit wala ka nung mga specific na ingredients, may celebrate mo pa rin to. Pumasok pa rin ng swerte sa'yo. Yun. Diba? Dapat talaga to black vinegar. Pero dahil Pilipino tayo, vinegar. Suka lang. Nagyan natin yan. Tapos, konting asukal. Yan. Kasi, wala, pansin nyo, wala naman masyadong timpla yung isda natin kanina, di ba? Lalabas na natin yung isda natin. Yan. Yeah. Wow. Yan. Kunin lang natin yung ano, etong kinatas ng isda. Pero, promise, ang sarap sa kanin yan. Yes. Sarap sa kanin yan, oo. Tabi lang natin. Yung sauce nyo yung pinakamasarap eh. Oo. Pag may mga Chinese gathering, kasalan, event kami, hindi nawawala ang paghanda ng lapu-lapu yan sa Chinese na mga events. Talaga, laging meron. Yes. Laging meron. Laging meron. So, konting spring onions lang sa taas. Wow. Uh-huh. King chai, paborito rin. Dapat may king chai talaga yung lapu-lapu. Yun. Meron tayo ditong pinapainit na mantika. Kasi i-activate natin yung mga lasa na nandun sa mga ginarnish natin. Wow. Diba? Yeah. Bubuhos lang po natin yan. Wow! Happy New Year! Tama, tama. Nagpuputukan. Parang New Year, di ba? Ang bango! Oo, di ba? Parang nabuhay. Ang sarap! Tapos, ito, buhusan natin ito, Master Hans. Parang tinanggalan mo ng, parang naglakang swerte, tapos tinanggalan mo pa ng malas pag gano'ng effect ka. Tama, tama. Parang tayo blessing ng isda, no? Tapos katayin natin mamaya, sakto-sakto yan. Yan! Tapos, para lang mas maganda, garnishan pa natin ng konti kasi nalanta na siya. Yun! Master Hans, ang ating steamed fish na ipaparis natin dun sa ating Nor Dragon Soup na ginamitan natin ng Nor Nido Oriental Style Soup. Master Hans, gusto ko na talagang kainin to. Gusto mo na kainin? Sabi nga ng dragon ko sa chair, iyan, pero kaso mamaya pa. Sige, sige. May isa pa tayo. May isa pa tayo, Master Hans. Yes. And maganda yung lulutuin natin. Pero may tanong pala ako. Yes. Swerte ba ang noodles? Ay, noodles na ko. Swerte. Noodles is for long life. Yan, sakto-sakto kasi ang lulutuin natin ngayon ay parang birds nest noodles, ganun ba? Pero wala itong bird's nest. Napakaganda na ito, gawin na natin. Master Han, sabi mo, swerte ang noodles. Ay, oo, pampahaba ng buhay. Kaya noodles ang gagawin natin yan. Ngayon, di ba? Siyempre, paparisan natin yon ng Nor Chicken and Corn Soup, pare, di ba? And siyempre, tulad ng mga ginawa natin kanina, idadragonize din natin ito. Idadragonize din. Oo. So, typical na proseso. Kanina nyo pa nakikita yan. 800 ml ng tubig na malamig. Ito yung greatest na pagkakamali ng mga gumagawa nitong gantong soup kasi mainit na nila nilalagay. Parang si Alvin. Name dropan po talaga dito, Master Hans, masanay yan. Tapos, yung ating mga ano ingredients, diba? Chili flakes o chili powder. Yan. Oyo, diba? Ganong kadali. Mabilis lang talaga siya. And tulad ng kanina, pakukuloyin muna natin. Yes, para maging dragon. So, kuha tayo ng isang kawali. Yan. Mantika. Yun. Yan natin yan. Konti lang. Kasi itong pinaka-protina natin dito, which is manok, ano kasi ito? Thigh. So, magmamantika ng konti ito. Hayaan ng konti. Hayaan natin magmantika. Habang hinahayaan natin magmantika ito, Master Hans, baka pwede kong ikonsulta sa'yo yung mga iba pang signs. Oh. Tapos na tayo sa rat, sa ox, sa tiger, sa rabbit, sa dragon, sa snake, sa horse, sa sheep. Ang susunod ng sheep is the year of the monkey. Monkey. Ang mga year of the monkey ngayon taon na 2024, mag-agaling ang kanilang malikot. Mataba ang kanilang isip. Mm. Yung kanilang creativity, gamitin yan dahil may long-term success sa negosyo man o sa career. Year of the Monkey this year, maganda rin tong taon na to na mag-baby dragon. After ni Year of the Monkey, ito naman ang best friend ng Year of Dragon is the Year of the Rooster. Mm. Ang Year of the Rooster ngayon, tumitilaok sila sa sobrang saya dahil maraming pera, maswerte pang love life, may fertility also mga rooster ngayon taon na to. Fertility? Yes. Ang advice ko lang sa rooster ngayon na bantayan lang po, mind your own business, huwag kayong makialam sa problema ng ibang tao dahil meron kayong 5-year Lumis Fortune Star na dapat i-cure sa Year of the Rooster. After Year of the Rooster, kung best friend ni Rooster ang dragon, ang mortal na enemy naman ng dragon is the Year of the Dog. Dog? The Dog this year, conflict year, kaya naman sa Year of the Dog, kalma lang ha! Kalma lang. Ang ulo, not your year to be aggressive sa negosyo, not your year to change career. Pagdating sa relasyon, posible rin ang sakit sa ulo ng mga Year of the Dog. Ang mga Year of the Dog naman, sa mga single, activated din ang love star nyo. Uy. Sa may mga partner naman, maging loyal dahil ang mga Year of the Dog, posible ang third party ng hiwalayan. Kaya naman, Year of the Dog this year, not your year. At ang last sign natin is the Year of the Piggy. Ang Year of the Piggy ngayon taon na to, nasa inyo ang examination, Luckstar.
Ano yung sabihin nun, Master Exam, pag mag-exam ka, makapasa ng exam. Mag-aral maigi para makapasa ng exam. At activated sa piggy, ang love and romance star, masayang pag-ibig, ang nag-aantay sa mga pinanganak ng Year of the Boar or Year of the Pig sa 2024 Year of the Wooden Dragon. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans, kayo pong gumagawa ng swerte niyo po. Dahil nasa inyong mga kamay na slalay, ang inyong mga tagumpay. Tama, tama. Maraming salamat, Master Hans. Thank you, Ninong Ray. I'm sure marami akong mga inaanak dyan na natuwa, kinabahan. Pero huwag kayong mag-alala kasi kayo pa rin naman ang may control. Yes, kayo gumagawa ng swerte niyo po. Yes. Master Hans, swerte ba? Yes. Pag nag-subscribe sila? Oh, of course. O para swertein kayo, ha? Don't forget, ha, to subscribe kayo dito. YouTube account, YouTube channel ni Ninong Ray. Narinig nyo na. Yeah, ako mismo nakasubscribe, ha? O, yes. Diba? Master Hans, may YouTube din yan. Punta rin kayo sa kanya. Subscribe din kayo, ha, sa aking YouTube account. Real Feng Shui video mula sa Real Feng Shui Master. Ang only master na may billboards. Yun! Oo naman! Uy. Only Feng Shui Master more than 10, 20 years nasa TV every day. Tama, every hindi lang, day. Hindi every lang day. Minsan yun, hindi lang once a year lang, kundi araw-araw paparoon si Master Hans Kuha sa Magandang Buhay! Aba, may episode kami, ha, with Ninong Ray sa Magandang Buhay. Tama, panapakaganda nun, di ba? Pero ito, ha, legit, ha, Master Hans. Yes! Napaka-young looking. Tinan nyo naman, di ba? Na nakita kami ni Master Hans. Yes, sabi ko, Ninong Ray. Master Hans? Yes. Bakit ang bata ng itsura ni Master Hans? Thank you, Ninong Ray. Eh, bata pa lang ako, Master Hans na. Thank you, Ninong Ray. Ngayong mukha na ako matanda, Master Hans. No. So ngayon, ilagay na natin yung mga gulay natin. Madalian lang to, hindi na sobrang komplikado. Chitsaro, parin. Young corn, lagay ayun, na natin sarap. Carrots, bell pepper, lagay na natin yan. Ang ganda ng kulay, oh, di ba? Napakaganda, oh. And lagyan na natin ng itlog. Lagay na natin yan dyan. Halo-halo. Ayan na, gawa na uli ang ating dragon soup, pare. Naginamitan natin ng North Chicken and Corn Soup, di ba? Napakadali, napakasarap. At saka, I'm sure familiar na kayo dito. So medyo para maiba naman ng konti, di ba? Para maiba. Naisip lang ako, since chicken to, di ba? And meron tayo dito chicken and corn soup. Bakit hindi ito ipangsabaw natin? Ito, pang-sauce nga natin sa pansit. Ano may kayo master dyan sa pagluluto, eh. Ayo, wow! Bumubuga na siya ng ano, eh. Pasasayahin natin yan. Tapos naglagay lang pala ako ng konting oyster sauce. Konting paminta. Konting asukal. Yun, gulay pa lang, eh, no? Talagang sarap. Mm! Napakasarap! Okay na to. Pero wala pa yung noodles natin, di ba? Gawin na natin yung noodles natin. Lagi ba sa water lang yan? Tubig lang yan. Tsaka baka di nila alam ang Canton ay isang lugar sa China yan. Yes. Canton, yes. Sa lugar sa China. Pinalambot lang natin ng konti lang para lang maging pliable siya. Tapos maaaring tumalsik to, ha? Maaaring tumalsik. Yun! Huwag po kayo matatakot sa mantika. Sasaktan lang po kayo yan, hindi kayo papatayin nyo. Yeah. Ngayon, Master Hans, magiging crispy to. Tapos kapag binuhusan mo ng sarsa natin, lalambot. Di ba typical na ano naman to? Yung crispy noodles. Crispy noodles na makikita sa mga Chinese na restaurant. Yes. Wow, Ang galing! Mukhang pugad, di ba? Nakakatuwa. Yun, sarap. Yan. Perfect talaga yung Ray, ang sarap. Ito na, ang ating bird's nest pancit, pare, na pinarisan natin ng North Chicken and Corn Dragon Style Soup, pare. Dinragonize natin. So, Master Hans, ano ba kailangan natin gawin? I-plating na natin yung iba, tapos tikman na natin to. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna. Konti lang. May tamis, may anghang ng konti. Mm-hmm. Para sa akin, ha? Suwak na suwak! Ang sarap! Ang galing na ito, kasi nagkaroon nga ng konting tamis dahil naglagay tayo ng ketchup. Diba? Konting-konting anghang. Tapos, ano to, eh? Familiar na sa atin lahat ng soups na to, eh. Pero nabigyan siya ng panibago bang twist. Dahil sa Dragon Year. Oo, diba? Na kininong ride. Yan, thank you. Pero ang sarap niya, promise, diba? Pero syempre, kaparis nga yun itong ating crab and corn. Crab Shanghai. And corn. May itong? Masarap. Mmm! Lasang-lasang yung crab sa loob. Oo, ang dami ng crab! Diba? Eh, meron tayo dito sweet chili na ano. Sausaw, kahit anong sausaw, pwede dyan, no?
Yung crab and corn lumpia natin, bagay na bagay sa ating crab and corn soup, pare, kasi made with real ingredients. Kasi ganun nakita nyo naman yung crab natin, di ba? Punong-puno talaga ng crab, punong-puno ng corn. Ang sarap, pare, swak na swak, bagay na bagay. Ibang klase, pare. Pero wait lang, Master Hans, may dalawa pa tayo dito. Okay. Master Hans, dito naman tayo sa ating pangalawang Nor Dragon Soup na ginamitan natin ng Nido Oriental Style Soup. Lapot, oh. Thank you, thank you. Ibang twist naman to. Ibang twist naman, you know, right? Talagang the best ka magluto. Ang malupit doon, pare-parehas na naman yung nilagay natin ingredients dito. Pag nabuo siya, iba rin eh. Ibang lasa, magkaiba. Iba siya, magkaiba. Hindi siya parehas. Kaya dapat itry nyo talaga yung tatlong yun. Oo, dapat itry nyo. Pero wait lang, may ka-partner pa yung North Dragon Soup natin. Ayan, yung swerteng-swerteng isda. Pagka may engage, may mga parties. Kasal-kasal, oo. Kasal-kasal, engagement sa Chinese, ayan. Perfection. Ang ganda ng pagkakaluto, no? Ang ganda ng pagkakaluto. Teka lang. Master Hans. No, ubusin mo na yung soup mo. Swak na swak yung kombinasyon ng dalawa. Minsan kasi iniisip natin yung mga soup, bagay lang sa mga malulutong na item. That's not the case. Hindi ganun. Bagay rin siya dito sa isda lang, natin. Isda na lapu-lapu. Hindi naman siya fried. Yeah, hindi siya fried. Pero alam mo yung pareha silang basa. Pero somehow, it works, di ba? And Pilipino tayo, kumakan tayo ng isda. Tama. Pilipino tayo, umihigop tayo ng sabaw. So walang bago dito. Ang last na putahin natin ay ang ating bird's nest pancit na pinarisa natin ng Nor Dragon Soup na gawa sa Nor Chicken and Corn, pare. Bayok po. Yun. Iba't ibang lasa. Mmm! The best. Ewan ko sa inyo, ha? Ewan ko nagkukutsaro sa soup, eh. So, ganyan. Oo, ganyan talaga. Ganda, no? Sarap. Gusto ko lasap-lasapin yung pagkakaluto, eh. Ang ganda ng kombinasyon na ito. Pag ginawa mo siyang dragon soup, nag-iiba, nagkakaroon ng ibang dimension, di ba? Tapos yung, eto honestly, ha, hindi siya ganun kaanghang. Pero pwede yung anghang. Ako medyo nabibitin ako sa anghang ng konti. Pero syempre, kapag magluluto tayo para sa ibang tao, medyo tone down yung anghang. Magdagdag na lang mamaya, di ba? Yes, depende na sa iyong anghang. Oo. Yes. Pagsasandok kita. Thank you po. Ang maganda dyan, yung nasa ilalim, malambot na yan. Yes. Pero ang sarap. Para siyang naging ano, chichiria. Yes. Pero masarap, di ba? Hmm. Ito. Perfect yun itong. Hindi siya malutong na matigas, ano? Hindi. Malutong siya. Sarap yun, right? Nalasahan ko ba yung North Chicken and Corn Soup dito sa pancit? Oo, yung lasa ng mais, kasi yung young corn, hindi naman siya lasang mais eh, lasa siyang gulay eh. Pero may lasang mais, pare, at galing yun dun sa ating North Chicken and Corn Soup na ginawa nating dragon soup, pare, di ba? Ang sarap nito. Ako panalo sa akin to, may konting tamis. Perfect. Maluto, ang ganda, ang daming texture, di ba? Master Hans, sobra excited na ako mag-Chinese New Year kasi ramdam ko na yung swerte. Yes! Master Hans, maraming salamat sa pagbisita nyo sa aming kusina at sa pagtikim ng mga luto. And sa pag-lend, syempre, ng knowledge na meron, yes, ka, di ba? Maraming salamat. And I'm sure, ang mga inaanak ko gustong-gusto rin magpasalamat sa'yo. Master Hans, baka meron kang gustong ikwento o sabihin sa mga inaanak ko. Sa mga message ni Master Hans, kuha, 2024 is the year of the wooden dragon. Kaya naman mag-ready tayo ng Nor Soup. Mag-ready kayo, mag-prepare kayo, mag-display kayo ng mga dragon. Ilagay yan sa southeast direction ng iyong sala, ng iyong living room. Also, personal niya papuntahin si Master Hans Kuwa for Feng Shui. I-follow niyo po ako sa aking Facebook, Instagram, YouTube. Mag-subscribe sa YouTube ko po, Master Hans Kuwa. Wishing everyone a healthy, happy Year of the Wooden Dragon. Kyung Hee, what's I? Master Hans Kuwa, maraming salamat po ulit sa iyo. Thank you so much. And mga inaanak, itry niyo na itong mga ginawa nating Nor Dragon Soup sa ginamitan natin ng Nor Crab and Corn Soup, Nor Nido Oriental Style Soup at Nor Chicken and Corn Soup. And siyempre, pati yung mga putahing ginawa natin na nakita nyo naman, ang dali, ang bilis, hindi mahirap at higit sa lahat, masarap at maswerte pa. Mga inaanak, maraming salamat sa iyo. Sana pagpalain kayo dito sa darating na 2024, sa Chinese New Year, and sa buong taon din, yes. Siyempre, di ba? Master Hans, again, maraming salamat. Thank you, the pleasure is mine po. Thank you very much po sa pag-imbita. Alam mo, napapanood lang kita sa vlog ngayon, kasama ko. At kasama ko, nilutuan pa ako. Siyempre. Pa ako. Talaga, napakasarap ng pagkain na gawa ni Ninong Rai. Siyempre, kasama pa rin dyan, ang Nor Soup. Salamat din, Nor Soup. Yeah, maraming salamat. And Master Hans, bago tayo magtapos kumain, yes, ipapapungsoy ko lang, yes, sana yung kwarto ko. Sige, para ma-enhance mo. Oo, kasi yung kwarto ko, walang bintana. Tapos, wala rin pintuan. Pintuan. Tabla lang yun eh, na inuusod eh. May naanak, dyan muna kayo, doon muna kami. Tapos kayo kumain eh. Oo, kain na kayo, si Ian, wag muna. Tara, Master Hans, pasok tayo. Tara, pasok. Kamaya ka na, Ian, ha?